May shortage na po ng asin dito sa ating bansa. And because of that, sabi ng ilang mga opisyal, kailangan na natin daw na mag-import ng asin. What? Ito ngayon yung balita, mga kababayan, pati asin, problema na po. Anya, Mr. Maravillas, ganun ba ang lawak ng karagatan natin, baybayin, kung saan pwedeng, ano, pwedeng gumawa ng asin, tapos kailangan natin na mag-import, yung isda nga po eh. Galunggong, ini-import galing Taiwan. Ganon ka-addict sa importation, mga kababayan, yung ilan nating mga opisyal. Oh, ito, DE Executive admits salt shortage. May kakulangan na daw po, mga kababayan, ng supply ng asin dito sa ating bansa. Yung asukal kulang, yun pala na-discovery. Nakatago lang, pati mga onions. Pati asin siguro, mga kababayan, hinord na ng mga negosyante, pati ba naman asin? Yan nag-initan ninyo. The government has yet to fully address concerns on the supply of sugar, but an official of the Department of Agriculture admitted that salt is also in short supply. What? Senior Undersecretary Domingo Panganiban on Monday said that there is a shortage in the supply of salt as this sector has been neglected for 15 years. Pinabayaan na niya kasi yung paggawaan ng asin. For 15 years, walang tulong siguro na yung mga engaged in this industry. Siguro, nagsipag-alisa na kasi magkano lang naman yung asin. Di ba? Pero pag walang asin po, walang lasa ang ating mga pagkain. Di ba? Yun ang kalaga ng salt. Na-mention nga yun sa Bible, yung salt. Sa Leviticus, sa Old Testament, na-mention yung salt. Leviticus chapter 2, verse 13. In every offering of your grain offering, you shall season with salt. Kailangan pala timplado ng asin. Noon pang panahon, mga kababayan ng Old Testament, napakalaga sa pagtimpla. Ginagamit, mga kababayan, sa pagtimpla para sumarap yung pagkain. Pag walang guwan, wala. Matabang. Pagkatapos, nineglect pala, mga kababayan, sabi rito, for 15 years. He said that the production of salt in the country has deteriorated. Uminaan niya. Kaya kailangan nating mag-import yata. Yan ang ideya na naman po nila. What? Di na kayo nahiya. Imbis tulungan ninyo production ng asin dito sa ating bansa, importation agad yung naiisip ninyo. We have a big problem in the salt production. We have at least half a billion peso shortage in the salt production, sabi po ni Panganiban. Matindi. Half a billion peso. Mga kababayan, yung shortage daw. The former agriculture secretary said that because of the shortage, dati pala na, agriculture secretary itong si Panganiban, the government had to import. Sabi na, may mga contact siguro ito, mga importers. Galing, mga kababayan, sa kung anong bansa dito sa ating neighboring nations.
So sila, maganda yung production. Tayo, pinabayaan tulad ng bigas. Ayon. And yung solusyon, laging importation po. Ganon na katindi yung pagkalason, mga kababayan, ng isipan ng ating mga mga opisyal. Because we have no program for the sector, we are importing. At present, salt production is only being done in Batangas, Cagayan, and Mindanao. What? Di ba sa Pangasinan, ang daming asinan dyan sa Pangasinan? At dito nga din sa amin, mayroon din dito sa amin na paggawaan ng asin. Bakit hindi na lang immobilize yung mga tawag dito, mga personnel natin sa Department of Agriculture at puntahan yung mga producers ng asin at alamin kung ano yung maitutulong ng gobyerno to increase production at maibalik yung dati na tayo po ay hindi kailangan na mag-import nitong mga produktong ito. Nakakainsulto na po. Data, no? Napaka, no? Napaka simple na bagay. And we are doing it for long years already. Yung pag-produce ng asin. Pagkatapos ngayon, sasabihin ninyo, wala na tayo. We don't have enough and we have to import. Anong klaseng mga mindset ninyo yan? Anyway, sigurado with this report, makakarating ito sa ating Pangulo, mga kababayan, and I think the President will immediately address this this problem of shortage in the supply of salt. Alam po ninyo, napaka-importante yung asin kasi ginagamit ito sa pag-preserve. Di ba? Pag-preserve ng mga isda, yung tuyo, di ba? At iba pang mga pagkain. Kailangan inaasin po para i-preserve siya. Di ba? At kailangan natin ito in all our food needs. Di ba? Pag walang asin, alam na ninyo, hindi magiging masarap yung lasa pag walang asin. Pang-season nga eh. Seasoning. Season with salt. In every offering of your grain, offering you shall season with salt. Sa Leviticus mismo, sa Word of God in the Old Testament, you see, sasabi rito ni Panganiban, unknown to many, salt is an important component in coconut production. Coconut trees thrive near the shores as salt act as fertilizer. Totoo po itong sinasabi niya. Para yung mga coconut trees natin, muli silang gumanda yung tubo at mamunga ng marami. No, we are practicing that dito sa amin kasi dito sa amin po napakalawak yung mga kalupaan na may mga niyugan at pinapractice ito na nilalagyan po sa paligid ng coconut trees ng salt as a fertilizer at para maging productive yung coconut. Nakita ninyo kung gaano ka importante yung asin. Di ba? Hindi lang para pantimpla sa pagkain, pati sa coconut production.
O ngayon, idagdag ko na lang po itong isa pang balita dito from DA. DA inspects cold storage facilities following following discovery of 9 trucks of white onions. Nakita na ninyo? Tama, mga kababayan, yung suspetsa natin na ang shortage ay bunga, mga kababayan, ng hoarding. Sumalamang pati yung asin, hinuhoard na nila. Yung sakusakong asin, mga kababayan, siguradong may mga salarina na naman po na nasa likod nito. White onions. The Department of Agriculture's Bureau of Plant Industry is inspecting cold storage facilities following the discovery of 9 trucks of white onions in Misamis Oriental. You see? Talagang tinatago po nila. DA Senior Undersecretary Domingo Panganiban said, The BPI intercepted the white onions last week. These 9 truckloads of white onions were sourced locally. Panganiban added that unscrupulous traders can be charged with economic sabotage once it is determined that they hoarded the onions. Kaso ano po ninyo? Pag na-establish ninyo na they're involved in hoarding, then file na ninyo ng kasong economic sabotage para madala itong mga walang iyang mga negosyante na napakaganid, mga kababayan. Buhay lang nila, yung pakinabang lang nila, mga kababayan, yung kanilang iniisip. Various agricultural groups earlier urged the government to include the cold storage facilities in its inspection sa gitna ng unavailability nitong mga white onions in the markets as well as the spike in the prices of red onions. The retail price of white onions in the supermarkets ranges from 450 to 500 pesos a kilo. Tapos kanina nakita ko sa balita po, pati yung yung sambalas, ano yan tawag dito sa amin? Sambalas. Yung kwapo, sili, siling labuyo, ayun. Ilan na yung presyo nun, mga kababayan? Umabot na yata ng 600 sa bagay. A kilo. Hindi man tayo gumagamit ng napakaraming sili. Paisa-isa man lang po. Pero pati yun, mga kababayan, nagsipagtaasa na yung presyo. You see? Anyway, yun po yung mga balita. Ang importante dito, yung ating mga authorities, the officials of the DA, and the customs officials natin ay active sila sa pagsasagawa ng mga inspections and operations against hoarders ng mga agricultural products dito po sa ating bansa. Yun ang importante doon. Gumagalaw yung ating gobyerno. Di man po nagpapabaya. So anyway, baka lang gusto ninyo po ito, mga kababayan, na itry Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas na mga kasuan. At ito naman po, Automax sa mukha, pinapahid twice a day. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, ito, Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Yan. Mainam po ito para po sa hindi man siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa kasi siya, mga kababayan, sa goji berry. Ang goji berry, may anti-cancer properties po siya. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger para masagot namin agad.
Ayos pa. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.